Okay, TV fam, Sunday, second day ng ating viewing ng ating property. As you can see, naglinis tayo ulit. No, preparing for the visit. So, darating yung mag-view ng 1 p.m. in the afternoon. Yung realtor, imi-meet namin sa baba at 12:45 p.m. So, it's currently close to 12:30 na. Table is cleaned. Ino-on dapat kasi lahat ng lights. So, yung kitchen natin, naka-on na yung lights. As you can see. No? Malinis na rin. And then, yung ating mga rooms. As you can see, ang masters natin. All set. So, sila Joyce and si Clark, didiretso na sila mag-grocery. Ako na lang ang makikipag-meet sa realtor. And then, kasama ko si Cal. Sa amin mag-stay si Switch. So, usually mga 10 to 15 minutes lang naman ang viewing. Hopefully, matapos ka agad. And at the same time, magkaroon tayo ng strong interest sa ating property. Nang sa ganun, we can just focus on looking for our next place. Good luck to us, and then kita na lang tayo ulit mamaya. Andito na tayo ulit sa General Curry School. Ito tayo nagpapalipas ng oras. Habang may nag-viewing sa ating unit at naabutan na nga tayo ng ulan. Ayun o, ang sagwa. Sagwa ng panahon ngayon, umuulan, naabutan tayo. Hopefully, pagka tumila na yung ulan, babalik na tayo uli doon sa building natin. And then, doon na lang tayo banda mag-aantay kasi mahirap na at baka maipit tayo dito. Wala pa man din tayong payong. The next morning. And good morning, TV fam. Another day, another vlog. It's currently Monday. I think it's una na mamalayan ang ating mga dates. October 27 or 28. Diyos ko po. Papunta tayo ngayon sa work. It's currently 8:12 in the morning. Ang time natin sa office is 8:15. So you can just imagine, no? 3 minutes travel by car ang ating transit time, no, kung gano'n tayo kalayo sa opisina. Anyway, yeah, it's the start of the week. This will be Joyce's birthday week. So hanggang ngayon, hindi pa tayo nakakapag-isip talaga kasi wala naman siya sinasabi kung ano yung gusto niya sa birthday niya. As a matter of fact, sabi niya okay na siya. Pero I still want to give her something, no? So hopefully makahanap tayo ng something na ma-appreciate niya at magugustuhan niya. Gusto ko sana itanong sa inyo kung ano yung mga suggestion niyo, pero I think it will be too late at that time, no? By the time na ma-post natin to, tapos na yung birthday ni Joyce. Maraming salamat pa rin sa panonood, and mag-drive muna tayo sa work, and then kita tayo ulit mamaya. Magandang hapon, TV fam. So, natapos din ang araw natin. It's currently 5:01 in the afternoon at tapos na ang ating shift. Anyway, nakakuha tayo ng tawag kanina galing sa headhunter. Tawagan natin siya. Not to say naman na hindi tayo masaya sa current employer natin, no? As a matter of fact, nakakatuwa naman kasi yung environment niya, it's less stressful, and ang plus dito is mababait talaga yung mga tao, yung mga co-workers ko. Pero para lang ma-maintain natin yung ating relationship, no, doon sa ating headhunter, itawagan natin para malaman natin kung ano bang lagay. Alamin natin bakit siya tumawag, and then baka malay mo, makakuha tayo ng update, di ba? Why not? So, tawagan natin siya. Tama na yung number na yan.
na rin ata. Hindi na sumasagot. Hi, reached Sarah Unger with Horizon Recruit. Okay, too bad. Siguro off na siya. Hello? Hi, John. How's it going? It's Sarah calling. Hey, Sarah. I'm good. How are you? Good, good. I was trying to answer. I was just in the elevator and it was not working. So okay. I just wanted to give you a ring back. Yeah, no worries. Thank you. Thank you for, you know, thank you for calling. You know, I just wanted to return your call earlier. No, fair enough. No, that's okay. I wanted to check in because I know I was talking to Paul, who is managing kind of the Metro Vancouver roles and things like that, and he was saying that he was like, so John wouldn't do contract, and I was like, I don't think he really wants to. I don't know if that's like a flat out no. Yeah. Talk to him and see. And he's like, okay, well, there's still like potential, but I'm what I'm trying to do, I guess, from his perspective, is maybe set up even just a call or a Teams meeting, or could be in person too, depending on what schedules look like. Okay. With the hiring manager, just to chat with them anyway, mm-hmm. see sort of more about the role, more about kind of the opportunities and maybe the best plan of attack. Because I think essentially what they were maybe saying was they could probably get budget, which is a little bit lower, so they could do permanent there and then fast track you up to kind of a more senior role once you're in. Or I think from a contract side of things, if the strategic sourcing roles, they might not have the budget for it for permanent right away. Okay. But I think ideally he's like, I'd love to meet him and like have a conversation, tell him about what we're kind of looking for and planning, and see if that kind of lines up with what he'd be open to. Yeah. Because I think like if they can have that conversation with you about what maybe the fast track would look like from a permanent side, yeah, then maybe that would still make sense. Okay. Or if the contract seems appealing and you feel confident about like what they're hoping to offer you by the end of the contract or anything like that, then that might also make you more comfortable from a contracting side. Because I know that's not the preference. Mm. So navigating around that and just seeing, but I think either way, they'd love to meet you and kind of gauge where that goes. And yeah. I don't know, maybe once they do meet you and can actually qualify you for the strategic sourcing, maybe they can push for the budget on that. Okay. Make their case a little bit better because they've got somebody to do it. Yeah. Maybe they can present a better case. So okay. Sounds good. I think just kind of meeting them would be great. So I'll talk to them tomorrow and see if we can get something set up. With your schedule and things like that, would it be easier on Teams or is in person fine with advanced? Teams would be preferred. If you're able to maybe give me time as to when and what time would that look, I can, you know, maybe arrange my schedule to work around that option. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Because if it works and your schedule allows for in person, I'm sure they'd love that. But if not, we definitely figure out a Teams solution as well. Okay. Sounds good. Okay. Great. All awesome. Right. Well, thank you for giving me a call back. I'll work on setting that up for you. Awesome. Thank you, Sarah. Great. Of course. Thank you. Okay. Bye. So, yun na nga. Multiple roles kasi yung binigay sa kanya. Yung multiple roles na yon, currently, ang ina-offer is, I think, it's contract-based. I think 2 or 3 years. Pero knowing us naman, no, ayaw natin ng ganun eh. Gusto natin yung permanent, yung may benepisyo ka talaga and everything. So, that being said, we'll see how it goes. They're planning on scheduling us for an interview, and then I guess engage na lang natin from that point. So yeah, akit na tayo, and then kita na lang tayo uli sa bahay. Good morning, TV fam. So ito ang routine natin sa umaga. Familiar ba kayo dito? Beroka. Are you? Yan ang ating vitamins. Not sponsored, by the way. How are you? Good morning, Clark. Good morning. I'm eating tater tots. You're eating tater tots? Yeah. Okay. Kumakain si Clark ng tater tots. So, inyo muna tayo ng vitamins. Yan yung parang pinaka, parang kape natin. Pampagising.
Actually, ito iniinom ko to dati. Natatandaan ko, sa Philippines pa. Actually, sa Philippines namin yun binili. Nag-uwi ako dito. Kasi nga, pagka parang feeling mo wala kang energy, yan ang iniinom ko. Usually, madalas yan pagka bago mag-exam, yun. Either kung nag-aaral ka or on the exam day mismo, yan ang iniinom ko para medyo meron kang boost of energy. Lalagay mo lang siya sa tubig and then bayaan mo siyang ma-dissolve. Kung makikita nyo, ayan, orange flavor siya. Para kang uminom ng orange juice sa umaga. And then, once fully dissolved na siya, pwede mo na siyang inumin. Yun yung parang nakagawian natin. Morning has broken, my windows are open. Wanna feel the wind blow through my hair. So nagre-refill din tayo, nagdadala din tayo ng tumbler sa opisina para lagi tayong hydrated. Kasi minsan pag nagtatrabaho ka, hindi mo na namamalayan yung oras, tapos hindi ka na nakakainom ng tubig. So as much as possible, lagi tayo dapat may tubig sa desk natin para lagi tayo nare-remind na kailangan natin uminom ng tubig. Kahapon nga, kinakwento nung boss ko, diagnosed daw siya na may kidney stones. Kaya importante talaga na lagi tayo nag-hydrate at fina-flush natin yung mga toxins na nasasama sa pagkain natin. So, papunta na nga tayo sa office. It's currently 8:13. 2 minutes lang, time na tayo. Hindi naman siya ganun kalayuan. Kaya I guess okay lang. Wala naman tayong problema dyan. So, nalalapit na talaga ang kaarawan ni Joyce. No, at hanggang ngayon, wala pa rin tayong maisip. Ang sabi niya kasi sa akin, yung iriregalo mo sa akin, yung iriregalo niyo sa amin, gamitin na lang natin sa trip natin. Kasi nga, uuwi kami sa Philippines next year, March. And balak namin magkaroon ng side trip, no, sa Philippines. Sabi niya, doon na lang daw namin gastusin yung pang-birthday niya. Pero naisip ko, kailangan pa rin. Gusto ko pa rin magbigay sa kanya ng something. Alam mo yun, as a sign of appreciation doon sa, you know, pag-aalaga niya sa amin. Gusto ko pa rin siyang bigyan ng appreciation gift, kumbaga. No, for ilang taon na ba kami? 17 years na kami magkasama. Kaya naisip ko, ano ba naman yung, at least yung bawat okasyon, maparamdam natin na special siya, no? On her special day. So, isip tayo, mamaya ikot tayo sa mall, hanap tayo ng pwede nating maibigay kay Joyce na regalo. Samahan niyo ako. Hello TV fam. So, nandito nga pala tayo ngayon sa mall. Kasi magtitingin tayo ng regalo natin para kay Joyce. So, ikot tayo. Tignan natin kung may makukuha tayo. Konting araw na lang. Dalawang araw na lang actually. Birthday ni Joyce. So, sana makakuha tayo. So, sadly, wala na dito yung hinahanap ni Joyce. Yan, wala na siya. Naka-display siya dito eh. Pero ngayon, wala na. So, hanap na lang tayo ulit ng iba. Okay, TV fam. So, sad to say, wala tayong nakuha. Although, nakapag-lunch na lang tayo, bumili tayo sa food court ng pagkain and then kumain tayo sa bahay. And then ngayon, nandito na tayo sa office. And good enough na nakakuha tayo ng parking. So, time well spent. Akit na tayo, papasok na tayo ulit. It's currently, I think, 12:30 in the afternoon. Maaga kasi ako nag-lunch eh, 11:30 para mga 12:30 nandito ako sa office. By that time, meron na sigurong bakanteng parking, which is nakakuha nga tayo ng parking. So, kita na lang tayo uli mamaya. Hello TV fam. So, uwi na nga. Uwi na. Yes, unsuccessful tayo sa paghahanap ng ating regalo para kay Joyce. Hindi pa tayo nakakahanap ng perfect gift. So, hopefully soon enough, meron pa tayo natitirang
one more day na makahanap ng riregalo natin kay Joyce. Tignan natin kung ano ang mapag-isipan natin, ano mga magiging options natin. And then, aabisuhan ko kayo kung ano yung mga naging update natin. Yeah, pauwi lang tayo. Again, yung opisina naman natin, it's only 3 minutes away from our place. Na malapit lang. So, magkita na lang tayo ulit pagka nasa bahay na tayo. The next morning. Hello, TV fam. So, naging successful naman tayo, no? Nakakuha tayo ng regalo kay Joyce. Kahit na hindi naman siya ganun ka-extravagant, gusto lang natin maramdaman niya na sineselebrate natin yung birthday niya, no? Kasi pag, ewan ko, kayo ba, habang tumatagal or habang tumatanda kayo, parang pakaunti na pakaunti yung mga bagay na naiisipan yung ibigay o regalo sa inyong asawa or partner, no? Ganun din ba ang na-experience nyo? Or kami lang yun, no? Yun lang ang pinagbabasihan ko, yung personal experience ko na parang habang tumatagal, pakaunti na ng pakaunti yung mga bagay na pwede kong maibigay kay Joyce. Kasi normally naman, kung meron naman siyang gusto, pwede naman talaga niyang bilhin. Kasi nga, you know, meron naman kaming account na pwede niyang pagkunan, no? Meron naman siyang pwedeng pagkunan ng funds para sa kung ano man ang gusto niya. Habang tumatanda, parang nagiging ganun na yung practice, no? Na ayaw naman natin mag-rely sa mga ganung bagay. Kahit pa paano, gusto mo pa rin maparamdam, no, sa iyong partner or sa iyong asawa na nag-make ka ng effort. Kasi importante yan, eh. Sa panahon ngayon, napaka-importante ang effort, no? Yung talagang meron kang ginagawa para nang sa ganun ma-appreciate ng partner mo yung kung gano'n siya ka-special sa'yo, no? Ganun din ba ang nararamdaman nyo? Or sa inyo na mga halimbawa, no, meron kayong asawa for decades, no? Kapareho namin, or more than pa nga, no? Kung sa, base sa inyong experience, ano na yung ginagawa nyo para maparamdam sa inyong asawa or partner na special sila sa kanilang kaarawan? Meron ba kayong mga ginagawang gimmick? Or meron ba kayong mga activity na ginagawa each time na kakaroon ng birthday celebration ang isa sa inyo? I-share nyo naman dyan sa comment section para magkaroon kami ng idea what to expect. Ano ba yung mga iba pang bagay other than mga material things? Kasi normally, di ba, pagka nagbibigay ka ng regalo, usually material things yung naiisip mo, eh. Ito lang, this year, di ba, yung birthday gift sa akin ni Joyce, although sabi ko naman sa kanya, hindi naman na kailangan na magbigay pa ng regalo. Ang gusto ko lang naman talaga is magkaroon kami ng time as a family to either eat or do a specific activity. So, nung January nga, nung birthday ko, ang nirigalo sa akin ni Joyce is fishing trip, no? Na hindi mo i-expect na yan yung ibibigay niya sa akin. Anyway, nakarating na tayo dito sa ating parking, no, sa ating garahe. And tuloy na lang natin yung kwentuhan natin maya-maya. Dahil sabi ko nga sa inyo, birthday ni Joyce today, and mag-celebrate tayo sa labas. Inimbitahan natin yung ating tita na dito din nakatira sa aming building
At magkakaroon lang tayo ng konting salo-salo sa isang Mexican restaurant. So, magkita na lang tayo ulit mamaya. Hello TV fam! Kasama na natin ang birthday celebrant! Medyo maulan lang. So tonight, saan tayo pupunta tonight? Sa Little Mexico Cantina. Yan na naman tayo. Mga tako-tako na naman ang kakainin. Gusto ko lang ng margarita. Ayun pala. Kaya pala tayo pupunta doon. Margarita night. Kumusta naman yung naging experience mo? Okay naman. Quiet. Sa biyahe-biyahe mo. Hindi umulan. Sana, sabi nung mga co-office mates ko, sana daw, pinasok mo na, ay, ano, nag-off ka na rin tomorrow. Tapos kanina, binubuyo nila ako. When's your birthday? Sinabi ko na, ano, yung birthday ko, January 2. Your birthday, January 2? So, are you taking January 2 off? You should! Para buong linggo na lang daw, ano, wala na ako. Don't tell me you're going to, ano, you're going to office nung 2 days. Kasi January 2 pala is Friday. Kasi hanggang 1 lang kayo, diba? Naka-close. What? Oo. So, may 2. Papasok ka pa ng 2. 24 ba mag-start yung pag-close nyo? 25? 24? Buong araw, sarado na kayo nun? I think so. Hmm. Or, pansinin nyo naman yung curls ng asawa ko. Oh, tingnan mo naman yan. Beach waves daw, pero parang maganda naman siya. Frizzy-ish. Eh. Kumusta school? Okay. Clark House School. It's fine. Oh, it's fine. Did you carve a pumpkin today? Who helped you carve the pumpkin? Do you know the name of your big buddy? Yeah. What's the name? Aiden. Oh, Aiden. Aiden. Wow. Good job. Kanina kasi tinatanong ko sila. Habang kasi tumatanda, parang nauubusan ka na ng mga options ng pwede mong iregalo sa asawa mo or sa partner mo. Oh? Oo. Magtanong ka lang. Ayun. Bibigyan kita ng options. Yun pala, magtanong ka lang. Ganun na ngayon. Magtanong ka na ka anong gusto. Para sure ka, gusto niya ibibigay mo. Kapareho ng ginawa. Wish list. yun ang, ang suggestion ni Joyce. Magtanong lang kayo kung meron. Kasi usually, sasabi na, ikaw nang bahala or wag na. Yun naman ang yung laging sinasagot. Ako, yung mga ginawa ko sa downtown, rin yun na yung regal. Ako nang, I took care of it. Siyempre, gusto pa rin kita nang bigyan ng something, regalo namin ng mga bata sa iyo. Yung binigay mong cardigan, So, isa nga pala sa mga bucket list namin, matutupad na. We are planning a trip going to Japan. Side trip from Manila yun. Kung di tayo wala Pilipinas, tayo makapag-Japan kasi ang mahal ng pamasahe. So, andun na tayo sa Philippines. Kaya sulitin na. Pero hopefully, sa pagtanda-tanda na ni Clark, kasama na natin silang dalawa. Kasi yun yung problema eh, yung mga travel na ganyan, pag may kasama kang bata, hindi ka makaalis. Kasi pagod na kagad. Kasi ang Japan daw malakad. Malakad. So yung Mexican cantina nga pala na pupuntahan namin, nasa Stevenson area siya, which is 10 minutes away? Yeah. 10 minute drive? Mm-mm. This weekend, wala na yung DSD. We're gonna gain an hour. Oh, yun pala, yung isa sa mga bago dito, yung... So ano, mababawasan, nadadagdagan? Babalik na siya sa ano, sa totoong oras. Kumbaga, naka-DST tayo ngayon, di ba? Starting May, November 5? 5 ba yun, ngayong weekend? 5 is Tuesday. Ay, ngayong Sunday. 3? 3. Mag-gain tayo ng 1 hour. So, mawawala yung, hindi na tayo naka-daylight savings. So, kung halimbawa, 6 o'clock ngayon, ang pagdating ng Sunday, yung 6 o'clock magiging 7 o'clock plus 1 hour. More time to sleep. Yeah. Anyway, malapit na tayo sa restaurant. Magkita lang tayo ulit mamaya. O, diba? May parang pa-horror house.
Wow! Nice! Look at that! It's nice! Okay, open it. That's actually cool! Okay. Oh, di ba ang ganda ng pakanan nila? May mga ganto talaga ang effect during Halloween. Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. Blow your cake. Yay! Ganda ng knife nila kasama. Oh. Solid. Koy, kumakalas pag tinatanggal ko yung... That dessert. City of mine, how I love, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love, how I love the city.